namin pagkakawaan at dalangin po namin na Yesus po kami ang araw na ito. Ito po kami dalangin. Pinasalamatan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amin po po. Amin po sa Diyo po. Ngayon, good morning po sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. And our lesson is about yung pamamaraan ng Diyos, yung iba't ibang pamamaraan ng Diyos kung paano niya pinag-usap ang tao. Dito sa Hebrews chapter 1, verse number 1, makikita po natin God who at sundry times. Ibig sabihin ng sundry times, iba't ibang kapanahunan, iba't ibang ages, iba't ibang dekada, iba't ibang panahon, and in diverse manners. Kasi sinabi naman natin diverse, di ba diversity? Iba't iba din. Iba't ibang manners, pamamaraan. Ulitin natin, ang Diyos sa iba't ibang panahon, ang Diyos nung sinanguna pa, and in diverse manners at sa iba't ibang kapamaraanan, speak in time past unto the fathers by the prophets. So, ang Panginoon ay nangungusap. Kinausap niya yung kanyang mga piniling bansa sa pamamagitan ng mga propeta. Sa history ng Israel, mayroong tatlong ginagamit ang Panginoon, di ba? Na pinaka-importante sa bansang Israel. Yung una, yung hari. Pangalawa, yung pare. O yung hari, nangangalaga sa kanilang ekonomiya, political. Tapos, yung pare sa tabernakel o sa temple. And then, pangatlo yung propeta. So, kung ang hari ay nakaatang sa mga political na pag-uusap, ang pari naman ay sa pag-aalay, ang propeta naman yung mouthpiece ng Panginoon. Pero makikita natin all throughout from Genesis sa Biblia, iba't iba yung kapamaraanan na ginamit ng Diyos para kausapin ang tao. At isa na doon yung mga propeta. Una-una makikita natin in Genesis chapter 18, gumamit ang Diyos ng mga anghel para kausapin ang tao. Angels talk to Abraham. Ano bang kwento dito? Actually, in Genesis chapter 18, this is a parallel also in mababasa natin sa Judges, no? Where this Genesis chapter 18, what is the story? And the Lord appeared unto him in the place of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of day. And he lifted up his eyes and looked, and three men stood by him. So, three men. Tatlo. So, yung isa dito, yung tinatawag natin appearance ni reincarnate appearance ni Jesus Christ. Pero yung dalawa dito, yung angels na nagbabala na pumunta, bumisita kay Lot. Okay? So, ginagamit ni Lord yung anghel before upang kausapin. So, ngayon, alam natin, pupuso naman natin namaya si Lord para kausapin tayo, wala na siyang ibang gagamitin kundi yung salita ng Diyos, yung Bible. Kaya kung gusto natin kausapin ng Diyos, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Hindi na, hindi totoo yung sinasabi nila na kapag mayroong isang reliyon na nagsasabi na kinausap sila ng kung sino man, ito ay hindi katotohanan. For example, sa mga sumusunod pa sa kautusan, yung sumusunod sa kautusan, di ba? Mga sabadista, ang claim nila, si Ellen G.Y., di ba, para siyang sinabihan at nakakarinig-rinig siya ng mga bulong, kaya marami siyang nasulat ng mga libro pa. Actually, ang authority ng mga SDA, hindi naman ng Bible, eh. Hindi lang ang Bible. Eh. Mas hiling sila doon sa mga sulat ni Ellen G. White. So next, yung mga Mormons, yun ang mas matindi. Ang sabi ng Bible, no man had seen God. Pero ang nagpakita kay Joseph Smith, sino? Ang ama at ang anak. Tsaka yung
Urim and Thummim. Diba? Tinanslate niya daw tapos naging libro nila. Ano ba? Yung may mga claims. Yung iba, sila pa daw yung anghel ng Diyos. O kung ano-ano pa. Ito ay hindi katotohanan. Kaya nga, sa verse natin kanina, sa iba't ibang pamamaraanan, kumausap ang Diyos sa iba't ibang panahon. Ngayon, hindi na ganon. Pero mga Pentecostal, hindi lahat. Pero yung iba, mahilig sila sa... Naalala ko, may young people na nagsisimba dito dati. May nagsisimba din. Nagsisimba sa Pentecostal, nagsisimba din dito. O, yung pastor, laging merong vision na nakakita ng anghel. Nagsisimba pa yung anghel, tapos meron daw na maapoy-apoy. Marahil, yung mga gantong mga claims, marahil ito ay totoo. Dahil manifestation ng Satanas or delusional lang sila. Diba may mga, ang mahirap pag pastor yung may mga, ang tawa sa sakit niya yung schizo, yung merong mga delusional thinker, na nakakita sila na kung ano-ano. Baka demonyo na nagpapakita sa kanila eh. I mean, yung ibang mga tao, no, hindi yung may mga sakit. So, illusion lang ang dito. In Genesis chapter 19, itong mga anghel na to, dumiretso sa Sodom at Gomorrah, inausap din sila. And then, Angel Gabriel explained to Daniel about tribulation in Daniel chapter 9. Buksan natin. Kung maalala nyo before, kapag naman pagal na panahon na, pinag-usapan natin itong 70 weeks, I mean, of Daniel. Chapter 9. Makikita natin dyan, nagpe-pray si Daniel, biglang in-interrupt siya. Daniel chapter 9, verse number 21. Yeah, while I was speaking in prayer, even the man, Gabriel, kaya alam natin, angel si Gabriel, no? Whom I have seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of evening of nation. And then, pagdating ng verse number 25, 26, 27, in the explanation ni Angel Gabriel, yung mangyayari sa tribulation. Pero, hindi lahat ng mga propeta, tandaan natin, pag nakakita sila ng vision, alam nila yung ibig sabihin doon. Kasi si mismo si Daniel, hindi niya maintindihan in details. Kaya when I'm studying prophecy, makikita natin, nakita ko, sabi ng teacher, yung, kanyari, sign of times, yung sign of sa nature, di ba? Wala nung, kaya nung nakarami, switch ko yung Hurricane Katrina, 2005, grabe pa na yun. Pero hindi pa nangyayari yung Hurricane Katrina, 2004 pa pa, naranasan na ng Amerika, yung mga, isa sa mga devastating attack ng natures. So, and then 2005 dumating. So, ibig sabihin, anong point ko? Yung mga sa kanila nun, parang paano kaya mangyayari yun? Pero nagutupad na ngayon. Sabi na lang, halimbawa, dati, inisip natin. Diba, tinuturo sa atin sa prophecy na one world government, one world currency, one world religion. So, isipin mo dati, yung one world religion, parang naiisip mo kasi ito na mixing, hindi siya foreign sa atin. Pero yung one world currency, naisip ko dati, paano kaya yung one world currency? Diba? Tapos, nung dumating na uso na yung Bitcoin, yung crypto, ganun pala yung one world currency. And then one world government, syempre anti-Christ yan. So, isa pang halimbawa, yung medyo nagsisegway tayo, pero akma din naman ito. Yung iniisip natin, paano kaya yung tatakan literally na 666? Paano ba yung matatakan? Pero nung nagkaroon ng pandemic, no choice tayo, di ba? Kailangan natin kumuha ng quarantine pass.
So hindi imposible. Yung sign ng mga times, yung sinasabi ng Biblia, nakikita natin na natutupad. And then, Gabriel informs Zacharias about his son in Luke chapter 1, verse number 11 to 20, no other than John the Baptist. Dahil sa Zacharias, doubtful, ayun, naging mute siya. And then Gabriel informed, Angel Gabriel informed Mary that God had chosen her. Luke chapter 1, verse 26 to 37. Ngayon, yung ibang mga religion, lalo na yung nakagawian natin yung religion, sa kanila, si Mary ay hindi makasalanan. Ang tawag nila doon ay Immaculate. Yung Immaculate, hindi yun yung ano, no? Hindi yun yung pangalan ng yung simbahan. Meron yun. Ibig sabihin, si Mary sa kanila, diba, Mother of God, wala din kasalanan. Yun yung Immaculate sa kanila. Pero hindi. Yung sinabi ng Diyos na for all have sinned, lahat tayong makasalanan. Kasama yun si Mary. Okay? Next, hindi lang sa mga anghel. God spoke to men through a loud voice. Makikita natin yan directly to Adam. So, paano nangyari ito? Literally talaga, ang Diyos ay kinausap si Adan, Genesis chapter 3. Medyo tignan lang natin ng konti. Habang chapter 3, verse number 9. And the Lord called unto Adam, and said unto him, Where art thou? And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and hid myself. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree thereof? I command thee that thou shouldest not eat. And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I eat. So, pag i-analyze natin yung passage, ilang beses nagtanong ang Diyos. So sa verse number 9, Where art thou? Pangalawa sa verse number 11, Sino nagsabi sa'yo? Nababad ka? And then pangatlo, kinain mo ba yung eaten of the tree? Fruit of the tree? So tatlo, ano? Kaya yung iba, di sila naniniwala sa ang Diyos, alam niya na lahat. Kasi nga daw nagtanong ang Panginoon dito. Ngayon, hindi naman ibig sabihin nagtatanong, hindi ka talaga alam. Diba? Ganun din sa ating mga tao. Tulad sa ating dito, di ba? Mahilig tayo magkape. Tapos, nakita mo nagkakape ang ibang sa garden party. Siya lang naman yung nagkape. Tapos may nakikita kang baso doon na pinagkape yan. Tatanungin ko si Franklin, sino kaya nagkape dito? Kahit alam ko na, na siya yung nagkape doon. O, ang lesson doon, pag nagkape kayo, ugasan nyo. Dahil sa plan. Hindi ibig sabihin tatanong ka, hindi mo alam. Pangatlo, maraming pagkakataon na binigyan ng Diyos si Adan na mag-confess. Pero ang ginawa niya, yung tumuturo niya pa rin. Okay? Another example is, he spoke directly to Noah nung hinusa niyang gawin yung ark. By the way, no, pag i-analyze mo yung Genesis chapter 6, yung detalye kung paano gagawin ni Noah yung ark, hindi yung detalye na ina-expect natin. From ano lang, verse 13 to verse number 21. And God said unto Noah, The end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. And then 14, 15, Gopherwood, sabi sa pag-aaral, dito yung isa pang mga pinakatibay na kahoy. So directly, another one is, he spoke directly to Moses. Ang ginamit naman dito ng Diyos, buksan natin, Exodus chapter 20. Verse number 1. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, who shall brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. And then God gave the Ten Commandments,
from verse number 3 hanggang matapos, hanggang dito sa verse number 17. Binigay ng Diyos ang 10 commandments. Another one is not just in a loud voice and through angels. Nangusap din ng Diyos sa mga tao sa pamamagat pamagitan ng still small voice. Kailan naman ito nangyari? Kay Samuel. So, God spoke to men through a loud voice, and then sa time ng mga kings or First Samuel, nangusap din ang Panginoon through a still small voice. Hindi natin babasahin for the sake of time. Next is God spoke to men through nature. Yan. Nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang likha. Psalms chapter 19. Some of us memorize this verse. Psalms 19, verse number 1. The heavens declare the glory of God. Bagi niyo, hindi lang sinabi dito, the heavens declare that there is God. Sinabi dito, the heavens declare, pinapahayag ng kalangitan, o pinapahayag ng mga kalangitan, ang ano, hindi lang ang Diyos pinapahayag ng kalangitan, ang kaluwalhatian ng Diyos. So, merong Diyos at siya ay dakilang Diyos. Ganon. Hindi lang basta merong Diyos, kundi merong dakilang Diyos. Sino ang nagpapahayag? Ang kalangitan. His handiwork. Day unto day. Verse number 2. Makita nyo ha. Hindi sinabi dito week after week. Week. Months unto months. Ang sabi dito day unto day, utter speech. Araw-araw nangungusap sa atin na itong nilikha ng Diyos, na itong lahat ng bagay na to ay meron silang speech sa atin na nasasabi na merong Diyos at siya ay dakila at malalahati. And night unto night, showeth knowledge or show, pinapakita niya, nagbibigay siya ng kaalaman. Paggabi, umihi ka sa kalangitan, anong makikita mo? Mga stars. Diba dakila? Aso lang, pagdating sa Romans, worship nila yung nilikha kaysa sa naglikha. So, baligtad. Dapat ang i-worship yung naglikha, hindi yung nilikha. Yung mga kalangitan, yung mga between at mga araw, mga buwan. There is no pitch nor language where their voice is not heard. Kaya may mga tao na niniwala ng inclusivity of salvation. For example, ang karaniwan kasi tanong natin, paano kaya yung mga tao nasa bundok, di ba? Mga remote area na hindi pa na pamahagian ng gospel. Yung extreme side, ang sagot nila, ganito yan. Mayge. Ganito yan, ha? Lalo na, kahit ang council ng Vatican, ito yung sagot nila. Meron tayong conscience, at kapag yung konsensya mo, sinusunod mo, namumuhay ka ng maayos, yung konsensya mo, sinusunod mo, ginagawa mo yung tama. Kahit hindi ka napakinig ng Bible o ng Jesus, mapupunta ka sa langit. Okay? Hindi totoo yun. Kasi ang salvation sa kapanahon ng ngayon, ang salvation kay Jesus Christ, lalo ng ngayon. Next naman, hindi naman yung medyo extreme. Yung extreme yun, next yun, inclusivity. May mga naniniwala naman na ang mundo, kalangitan, nature, nagsasabi sa atin na mayroong Diyos. Okay? At kapag yung tao daw na yun, napakinggan niya o nakita niya na meron niyang Diyos at ang Diyos ay manalahati. At siya ay nag-repent, nagsisi, at sabihin niya na, Lord, sa gumawa, Panginoon, sa gumawa ng lahat ng ito, patawarin niyo ko sa kasalanan ko, iligtas niyo ko ako. Okay? Yung application daw o yung application ng ginawa
ni Jesus Christ, kahit hindi niya narinig yung pangalan ng Jesus Christ, ma-apply sa kanya. Okay? May mga ganong Christian na niniwala. Ulitin ko ha. Walang Diyos. Nakita nila yung kalangitan, yung kaligasan. Tapos, Panginoon, patawarin niyo ako, makasalanan ako. Naniniwala ko kasi yung iligtas ko ako. Kahit hindi daw narinig si Jesus ay yung Bible, yung result ng ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, may a-apply sa kanya. Maliligtas daw yun. Okay? So, hindi din yun ang teachings natin sa church. Ang teachings natin sa church, kailangan ang tagapagligtas si Jesus Christ lamang. Kailangan nilang makita sa sarili nila na sila ay mga salangan, hindi kaya naligtas ang sarili, hindi sa gawa, hindi sa kautosan o sa mga bagay, hindi sa tapos ng ginawa ni Cristo. Kailangan magsisi sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang kasalanan at mga kasalanan. Yung iba kasi, nawang nakukonfuse dyan eh. Sa kasalanan, tsaka mga kasalanan. Yung mga kasalanan, piniproduce yan ng makasalanan. Okay? So, ang nire-repent, ang pag sinabi mong repentance, pag sinabi mong metanoia, meta, nuo, meta meaning change, nuo, ibig sabihin yung mind, okay? Change of mind, metanoia. Ano yung change of mind mo? Na, kumbaga, sa elementary discussion, yung tama, akala mo tama, mali pala. Yung mali, tama pala. So, meron dapat change of mind. Meron pagsisisi, pagtalikod, pagbabago ng isip. Ganun din, walang naligtas na hindi na bago yung pagtingin niya sa kasalanan. Ano yung kasalanan? Ang kasalanan ang naging dahilan kung bakit tayo mapupunta sa impyerno. Kung bakit galit sa atin ng Diyos. Psalms chapter 7, verse number 11. Sabi doon, every day ang Diyos nagpupuot sa atin sapagkat tayo ang makasalanan. Bagamat ganun, minahal tayo ng Diyos na matay si Kristo nung tayo ay makakasalanan pa. Hindi tayo nagpakabuti muna saka na matay si Jesus Christ. Kaya nga napakaganda ng kaligtasan na ginawa ng Panginoon para sa atin. So, balik tayo, no? Doon sa may pagsisisi. Napakasimple. Diba? Makasalanan ka. Aminin mo makasalanan ka. You are hell deserving sinner. Accept that. Ang kasalanan ang magdudulot sa'yo. Babaguhin mo yung pag-iisip mo. At ang pagbabago ng isip, ang tunay na pagbabago ng isip ay magpuproduce ng pagbabago ng gawa. Walang naunaligtas tapos mahal niya pa din yung kasalanan. Hindi na bago yung pag-iisip niya sa kasalanan. So, kailangan yung pagsisisi, kailangan ang pananampalataya, yung ibang mga Baptist, ayaw ko na eh. Alam nyo, ang problema sa ating mga tao, lalo na sa ating mga Pilipino, dahil tayo ay cross yung ating, iba-iba yung ating mga lingwahe, minsan, language barrier na lang. Kita mo, Brad, huwag mong gamitin yung pagtanggap sa Panginoon kasi hindi yung ginamit, hindi yung Bible words. Okay? Brad, huwag mong sabihin, tanggapin mo sa Jesus Christ sa puso mo. Yung tanggap, hindi yan Bible words. Ano yung Bible words? Paano yung 1 John chapter 1, verse number 12? Dapat daw ang gagamitin lang, maniwala ka sa Panginoon. Nandun na tayo. Ang Bible, maraming pagkakataon, lalo sa Book of John, yung maniwala sa Panginoon. Pero, mas pinapalalim, gumagamit tayo ng mga synonyms, ng mga karatik salita, para mas maipaliwanag natin, as mas maintindihan ng tao, yung mensahe na ipinapahayag natin. Kasi, yung mga Katoliko, naniniwala din yung kay Jesus Christ. Di ba? Naniniwala ka naman sa pangkakay pa rin ng Jesus Christ? Oo, naniniwala ko. Pero yung paniniwala nila,
hindi yung palang tiniwala na sinasabi ng Bible. Kaya tayo gumagamit ng mga karapit salita o ng mga synonyms. Pananampalataya, paniniwala, ano yun, apat yun yung ginagamit ko. Pananampalataya, paniniwala, tapos pagtanggap, meron pa isip. So yun, pananampalataya, manampalataya sa Panginoon, maniwala sa Panginoon, tanggapin ang Panginoon. Okay, medyo umaba tayo doon, pero yan kasi yung confusion ng mga Baptist ngayon. Next is, hindi din tayo dito magtatagal, God spoke to men through the mouth of an ass. In Numbers chapter 22, na may propeta na binayaran para i-curse ang Israel. But imbes na i-curse niya ang Israel, binless niya pa ang Israel dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Diyan pa ba kayo? Next is, God spoke to men through dreams. Yan. Ang Diyos, pero nilinamin ko, hindi na ito applicable ngayon. No? In diverse times and diverse manners. Noong mga ibang kapanahonan, ganun ang usap si Lord sa Bible, pero hindi na ngayon ang usap si Lord sa panaginip. Confirmation of Abrahamic Covenant. Ano yan? Nung pinatulong ng Diyos si Abraham, pinakita dito na yung pakikipagtipan na ginawa niya ay unconditional. Ibig sabihin, si Abraham, kung ano ito hindi, gagawin ng Diyos yung kanyang pinangako. Solomon received wisdom and warnings. Ito, i-example ko sa i-give ko sa mga Bible student. Dalawang beses na nanginip sa Solomon, dalawang beses ha, sabi pa nga ng Panginoon, kahit dalawang beses na natang kinausap, lumayo pa rin ang iyong puso dahil sa mga babae niya. Two times, nanginip si Solomon at sa kanyang panaginip, pinamuntok siya ng Diyos. Joseph received three messages in the New Testament. Joseph, hindi si the dreamer, Joseph, yung tatay. Tatay ka tayo ng Jesus. And then, wise men were wise of Herod's evil intention sa pamamagitan din ng panaginip. Pero ngayon, mga panaginip natin, kasi cellphone mo yan. hindi yan yung mensahe ng Diyos. Tsaka, alam nyo, huwag kayong maglalagay ng basura sa isip nyo. Kasi yan yung mga napapanaginipan natin. Ayaw mo makapanaginip na nakakatakot. Huwag to huwag ka naman ang buko. Diba yung sikat ngayon, ano ba yun? Pinalalokohan ng mga tao, insidious. Bakit sabi sa mga tao, gagastos ka ng, Diba? Gagastos ka ng, pagano? 300 to 500. Tapos pag mag-special opening, kapag may speaker, magkano yung demo? 20. Ang easy ma. Samantalang, teacher, tapos ang panonorin mo pa, insidious, tapos mananagsisigin mo ang Diyos, bakit gano'n yung panaginip mo? Diba? Basura yan eh. Ayaw mong matakot, pero nagpapatakot ka. Ayaw mong gigawan, pero bakit ka nang makyut? Parang gano'n. Ano pa? Panonood din ng mga bastos, basura yan. Panonood ng flip-top, basura yan. Kahit sabihin nung pinanonood ko lang naman, hindi ko naman sasabihin, sa isip mo sinasabi mo na yun. Nood ka ng nood ng mura, sa isip mo sinasabi mo yun yun. Tapos mapapanaginipan kung ano yung mga nilalagay niya pinapanood mo, pinapakinggan mo. Yan din. Ito pa. Yung mga kabataan ngayon, baliw na baliw kayo Taylor Swift. Diba? Alam nyo, yung mga iniidolo natin, mga hidden yan, mga uncircumcised. Anong yung sabihin? Mga hindi ligtas. Hindi ligtas, iniidolo mo. Shame on us. Sabi nga ni Dr. Mata, yung pinapalo ko sa Facebook na nagbibigay ng health counseling, si Dr. Mata, Dr. Marites, sabi niya,
kids, kung maintindihan niyo lang, siguro Christian yun eh. Kung yung inyong ang tawag doon, kagustuhan na makapanood ng concert ni Taylor Swift, kung ganyan lang din yung inyong kagustuhan ng paghahanap sa Diyos, diba? Napakaganda. Pero mas malalaman nyo yung importance ng paghahanap sa Diyos kapag huli na ang lahat. Kapag nasa impyerno na ang tao, huli na ang lahat, wala nang second chance, Brad. Pag napunta ka na doon, hindi mo pwede yung sabihin kay Lord, Lord, nung bata kami, pag nagpapakintero kami, ulitan na lang. Lord, pwede bang ulitan na lang? Lord, pwede bang tanggapin ko si Jesus Christ ngayon? Wala na, huli na lang lahat. So, impyerno ka na eh. So, imagine mo, ang dami natin pinagkakagastusan talaga sa mundo ito na wala naman talaga maidudulot for eternity. Yung pagbibigay natin ng pera sa mission, yan, may naidudulot yan eternally, di ba? And then, so, meron lang compilation, marami sa YouTube na, no? Mga pastor ko nagsasabi na nanaginip sila. Meron pang isang pastor nagsabi ng Pentecostal. Nanaginip daw siya, kinausap daw siya ni Jesus. Sabi daw sa kanya ng Jesus, sorry. Si Jesus pa yung nagsorry sa kanya eh. Kasi daw, nag-aaway-aaway daw yung mga Kristiyano. Ang Diyos ba magsasorry para sa atin? Tayo dapat ang magsorry sa Diyos. Kaya yung dahilan mo na hindi ka magsimba kasi maunawaan ka ng Diyos. Baliktarin mo, hindi mo kasi naunawaan ang Diyos. Kaya yung pagsisimba natin, hindi natin ginagawa yung best natin. Alam mo yan, magsimba ka nga, late ka naman. Magsimba ka nga, hindi mo naman ginawa yung best mo. Tandaan natin, lahat ng second hand sa Panginoon, kasalanan. O, baka mo misinterpret niyo ako dyan. Ang sabihin yun, whatsoever thy hands find to do it with all thy might. Lahat ng hindi best, ayaw ng Diyos. Kaya iwasan natin yung mga pagpala sa Panginoon, huwag natin sabihin na okay na yan. No? Pwede na yan. Dapat yung best, mga kapatid. Marami pa. So, dito hindi, no? At yung panaginip din, kung gagawin mo yung guiding principle mo, kung tumuloy ka ba sa rapid mo o hindi, ay walang mangyayari sa buhay natin. Kasi kung ano-ano napapanaginipan natin. Next. So, hindi na nangungusap ang Diyos sa panaginip ngayon. At lalong-lalo na, hindi na nangungusap ang Diyos sa visions. But in the Bible, God spoke to men through visions. Ano ba ang pagkakaiba ng dreams sa visions? Ang dreams, natulog ka talaga. Ang visions, hindi ka natutulog. Mulat ka, nakakita ka ng vision. Okay? May pinakita sa iyo, Lord. Or hindi mo alam kung paano ba ginagawa ni Lord yun. Hologram ba or whatever. For example, Jacob was instructed in a vision in Genesis chapter 46. David was one of judgment in a vision. And then Isaiah saw God's holiness in a vision. Nag-isip sila, no? Pero ngayon, meron pa bang vision? Wala na. Wala nang vision. Okay? Baka mamaya kasi. Pero yung iba, naniniwala pa rin ng vision. Right? Meron akong makilala niyan eh. Meron na sa kanilang vision, meron ng sign, meron ng confirmation, meron pang vision. Eh kung totoo ang vision, yari ka. Pag sinabihan ka sa sister Nicole, alam mo kapatid, may vision ako kanina eh. Ikaw daw yung makakatuligay ko. Pag naniniwala tayo sa vision ha, totoo ba yung vision mo? O mamaya, si Brother Indian. Brother Indian, may vision ako eh. Kinilibri mo daw ako mamaya ng MacDo, si Bible School. O, di mo pwede invalidate yun kasi teaching natin yun.
Pero hindi na. Wala nang vision ngayon. Sa mga Pentecostal, meron ng sign. Tayo hindi tayo naniniwala sa sign-sign. Pero kung yung minsan depende din kasi sa context eh. Pero yung Lord, magsisimba ako. Kapag umulan, ibig sabihin, hindi ako magsisimba. O diba? Hindi ganon. No? Pero yung pagka-context na kasapan ay yung sign na true circumstances, nakikita mo na, ay hindi dalawa pa ni Lord. Gusto mo mag-ibang bansa? Eh, sa pangalan mo pa lang, may problema ka na. For example, ako, pangalan ko, may problema ako. Kailangan ko kayo sa'yo. Kasi, ang nakalagay sa birth certificate ko, Pastor, yung sa middle name ko, DA-ING. Pero lumaki ako, na ang ginamit ko, walang dash. Kasi alam ko, wala naman talagang dash, sabi ng lola ko. Ngayon, ang na-register ko sa lisensya ko, mayroong dash. Sa marriage certificate ko, mayroong dash. Tapos saan pang mga sa NBI, mayroong din dash. Ay, walang dash. Halos wala lahat. Kaya kailangan mo ayusin. Gusto mo mag-ipumpansa. Gusto mo makakuha ng visa. Pero, pangalan mo pa lang, wala. O hindi na ayos mo. Chinek up, meron kang sakit. Diba? May tama ka sa baga, Brad, bawal ka magtrabaho. Babayaran mo ngayon yung doktor. Eh, iba pa na yung lima. Kumbaga, maraming papangitaan ng Diyos na hindi niya kalooban. Pero, may permissible. Pag pinilip mo, sige, hindi gawin mo. O ikaw, eto, mga kabataan, makinig kayo. Gusto niyo masira buhay niyo? Mag-inom lang kayo. Inom kayo. Sigarilyo kayo. Mag-chonke kayo. Hindi, gawin lang ang biso. Para pagdating ng araw, pag 50 years old ka na, magkakasakit ka. Tapos yung mga anak mo, nakikita mo, naghihirap dahil sa'yo. Sino sisisihin mo ngayon? Yung pagkabungan mo ngayon? O, huwag nyo na susubukan. Mag-smoke, brad. Mag-inom. Hindi yun masaya. Hindi yun okay. Meron pa, babe. Huwag nyo na susubukan. Kayo mga nagbibig, sana masabungan kayo. Kristiyano na kayo, nagbibig pa kayo, sana masabungan kayo ng bibig. Tapos i-justify nyo ba? Hindi, iba naman ito sa sigurinyo. Kung mga tagabi na mga nito magsali siya, si Raulo. Expression lang yun eh, sa amin ka sa Raulo. Diba? Pero pag dito kasi sa Pasig, ay tapos yung si Raulo, awa yun. Hindi, i-justify mo ba? Wala naman ano. Yun, damit mo. So, huwag yung sirahin yung buhay nyo. Kasi pagdating ng araw, sarili nyo maghihirap, tapos yung mga anak nyo din na maghihirap. Kasi, ano ginawa mo sa katawan mo, pinagsamantalahan mo. Kung gusto natin mag-usap ang Diyos sa kapanahonan ngayon, ulitin natin, basahin natin ang salita ng Diyos. Napakaganda. Yung sabi ng Bible, casting all your cares upon Him for He cares for me. Minsan, meron tayong mga problema, sinasahili lang natin. Hindi natin ibinibigay sa Panginoon. Tsaka ang Diyos, nagbibigay yan ng mga kaibigan para pag tayo ay may problema, meron tayong mga sasabihin. Hindi maganda yung pag may problema ka, sinasahili mo na lang. Ano yun? Selfish yun. Hindi, sinasahili ko na lang. Selfish reason yun. Kaya nga ang Diyos nagbigay ng kaibigan. Para masabi mo yung problema. Ang Diyos nagbigay ng mga kamanggagawa, ng pastor, ng mga guro, ng mga kapatid mo sa church. Kaya, kailangan mo pala ng tulong. Hindi ka naman ay hindi mo naman pinapaalam. Paano ka matutulungan? Okay? So, in diverse, in certain times, in diverse manners, iba-iba yung pamamaraan ng Diyos na kaya. Pero sa ngayon, ang Diyos, kinakausap na tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. At kapag pinapangaral ang salita ng Diyos. Kaya, importante yung preaching. Makinig tayo. Pag time ng preaching, dapat hindi yan yung time na mag-iipit ka, hihihi ka.
dapat pag-preaching na wala nang tayong man. Kaya nga mayroon tayong break. Okay? Sige, mag-break na tayo. So let's all stand up and we will pray for our Sunday school offering. Please. And then after that, we'll have 2 minutes break or 2-3 minutes. Then we will start.